kapayapaan mula sa panalangin papuri ni Inang Mona sa interpretasyon ni Inang Venus. Sumainyo ang grasya ng Diyos. Ibahagi ang kagalakan sa inyong mga kapatid. Ako ito, aking mga anak, ang reyna ng langit at ng lupa. Ako'y narito sa inyong harapan at nakatunghay sa inyong magagandang ngiti. Ako'y nagpapasalamat sa bawat isa sa inyong lahat sapagkat hindi kayo tumitigil na nagdarasal ng aking banal na Santo Rosario dito sa banal na tahanan ng Diyos. Itinatagubilin ko sa bawat isa sa inyong lahat na huwag kayong manghinayang na magdasal ng aking banal na Santo Rosario sapagkat ito ang magiging kaligtasan ninyong lahat. Maliligtas kayo sa karamdaman. Maliligtas kayo sa kasalanan. At maliligtas kayo sa masamang espiritu na umaaligid sa inyong lahat. Huwag kayong manghinayang aking mga anak. Sa paggising niyo ng umaga, hawakan ninyo ang aking banal na Santo Rosario at kayo'y manalangin upang sa maghapon na inyong gagawin sa inyong mga buhay. Ay patuloy kayo nagagabayan at papatnubayan sa inyong mga buhay. Ipanalangin din ninyo, aking mga anak, ang mga patay, sapagkat nangangailangan sila ng inyong panalangin. Kayo ay hinirang ng Diyos. Hindi lang sa buhay ang inyong ipinapanalangin, aking mga anak, kundi pati ang mga patay. Na nangangailangan ng panalangin. Sapagkat marami ang nawawalan ng buhay dahil sa pandemyang ito, na hindi nakakahingi ng kapatawaran sa Diyos. Sa pamamagitan ng inyong panalangin, sila ay makakarating sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sa sama-sama ninyong panalangin, ito ay diringgin ng Diyos. Kaya huwag kayong manghinayang na manalangin ng aking banal na Santo Rosario dito sa banal na tahanan ng Diyos at doon sa templo ng Diyos. Huwag kayong matakot, aking mga anak, na ibahagi ang aking banal na Santo Rosario. Ipakita ninyo na kayo ay naglilingkod sa Diyos. Ipakita ninyo na pinaparangalan ninyo ang inyong mahal na ina sa kanyang banal na Santo Rosario.
sapagkat marami ang naglilingkod sa Diyos na hindi nakikilala at hindi pinaparangalan ang aking banal na Santo Rosario. Palagi ninyong tandaan, aking mga anak, ang banal na Santo Rosario ang makapagliligtas ng mundong ito. Kaya manalangin kayo, sapagkat ito na ang panahon na kayo'y magkaisa at manalangin ng aking banal na Santo Rosario. Upang marami kayong maililigtas na tao sa mundong ito. Kayong lahat ay aking minamahal. Pantay-pantay ang aking paningin sa bawat isa sa inyong lahat. Makasalanan man o banal, kayong lahat ay aking idinadalangin sa Diyos. Ang lahat ng inyong ninanais sa inyong mga buhay ay patuloy ko na ibinudulog sa aking mahal na anak. Na ang lahat ay tugunan ng Diyos. Sapagkat nakikita ko ang bawat isa sa inyong lahat na kayo'y nahihirapan sa inyong mga buhay. Nakikita ko at naririnig ko ang inyong idinadalangin sa Diyos. Kaya ang lahat ng iyan ay patuloy ko na idinudulog sa aking mga, sa aking anak. Nanawa kayong lahat ay pagpalain ng Diyos. Nanawa kayong lahat ay pagalingin ng Diyos. Nanawa kayong lahat ay pagkalooban ng Diyos ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sapagkat nakikita ko kung paano kayo manalangin ng aking banal na Santo Rosario. Kayo'y nagsasakripisyo ng inyong mga buhay para sa inyong mga angkan. Nakikita ng Ama ang lahat ng iyan. At kayo ay patuloy niya na sinasamahan sa inyo. Sapagkat saan man kayo naroroon, aking mga anak, palagi ninyong kasama ang Diyos sa inyong mga buhay. Kaya huwag kayong matakot sapagkat hindi kayo pinababayaan ng inyong Ama na makapangyarihan sa lahat. Nais ng Ama na kayong lahat ay magkaisa, mag-unawaan, at higit sa lahat ay mag-ibigan. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nais niya sa kanyang mga kawangis na ay patuloy na nananahan ang Diyos sa kanilang mga puso. Kayong lahat ay itinakda ng Ama sa kanyang gawain. Itinakda niya kayo na ipahayag ang kanyang salita. Itinakda ang bawat isa sa inyong lahat. Nagampanan ninyo ang mga misyon na ipinagkaloob sa inyong lahat. Ang misyon na ipinagkaloob sa bawat isa sa inyong lahat. Naway mapagtagumpayan ninyo ito, aking mga anak. Sapagkat ang Diyos ay kasama ninyo sa pagharap ninyo sa misyon na iyan. Kailanman ay hindi niya kayo pababayaan. Sapagkat tapat ang pangako ng Diyos na kayong lahat ay hindi niya pababayaan. Kayo ay kanyang minamahal
kayo ay patuloy niya na pinatatawad sa inyong mga kasalanan. Kayong lahat ay patuloy niya na binibigyan ng karunungan sa inyong mga buhay. Patuloy niya na ginagabayan at pinapatnubayan ng inyong mga mahal sa buhay. Dahil sa paglilingkod ninyo, ang inyong mga angkan ay kanyang pagpapalain at kanyang ililigtas. Panghawakan ninyong lahat ang inyong mga naririnig at itinuturo ng Diyos sa bawat isa sa inyong lahat. At nawa ito ay tumimo sa inyong mga puso at isipan. Iukit ninyo sa inyong mga puso ang mga naririnig ninyo na mensahe at itinuturo ng Diyos. Kayo ay nilinis na ng Diyos. Kayo ay binago na ng Diyos. Sapagkat ang pangalan ng Ama ay nakatatak na sa inyong katauhan. Itinatak sa inyong mga loob. Itinatak sa inyong mga puso. Itinatak sa inyong mga kamay. At itinatak sa inyong dila. Nawa ang inyong mga dila na iyan ay maging maligis. Huwag na kayong magsalita ng masama. Sapagkat ang dila na ninyo ay hindi na ninyo dila, kundi dila ng inyong Ama na makapangyarihan sa lahat. Nawa patuloy kayo na may malinis ang inyong mga puso upang maging karapat dapat kayo na humarap sa kalooban ng Diyos. Kaya kayo na narito, mamuhay kayo ng may kabanalan at punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa. Salamat sa palagi ninyong pakikipagtipan sa Ama. Tandaan ninyo aking mga anak, sa patuloy ninyo na pakikipagtipan sa Diyos, patuloy na maririnig ninyo ang tinig ng Diyos. Salamat sa inyong pagdalo sa hapong ito. Nawa umuwi kayo na punong-puno ng grasya ng Diyos. Salamat sa inyong lahat.